guys, what's up? So nandito na naman tayo ngayon para sa panibagong YouTube video, guys. So nandito tayo ulit ngayon sa Cars by Bukawi para sa isa namang bike check video, guys. So magba-bike check tayo ng Atomic. Ayan, Atomic Y4Nik. So parang sapatos yung pangalan ng bike check natin ngayon, o yung bike na iba-bike check natin ngayon. So bago tayo magsimula ng bike check, guys, so ayan guys, sa diretso tayo sa bike check video. Wala nang intro, hindi naman tayo sanay gumawa ng intro. Ayan o, sa mga sanay dyan, baka naman message yun lang ako. Ayan o, tara bike check tayo. So ayan guys, ayan natin ang ating iba bike check na Atomic Y4Nik. Ayan, tunog sapatos. So simulan natin ang bike check sa kanyang frame. Makikita naman natin guys, glossy gray. Ayan, glossy gray ang ating frame. At dito sa kanyang head tube, straight. Ayan o, kitang-kita, diretso-diretso ang ating head tube na may logo ng Atomic. Ayan, logo tapos name na Atomic. So pag kinapa mo yan, makinis. So naka ano yan, naka top coat. Ayan o. At dito may konting design. Siguro dyan yung insert nung bearing. Naka integrated ball bearing na rin pala tayo, guys. Ito yung ano, housing o. Ayan. At internal cabling, yung shifter dito sa top tube. At internal cabling din yung isang shifter dito sa kabila. Ayan, medyo madilim lang, guys. Tapos yung preno sa likod, andito sa down tube, dyan dumaan, ayun. At dito lumabas yung kable ng RD. At sa kabila, yung kable naman ng FD. Ayan, so naka internal, nasa top tube tayo, guys. At makikita natin, meron dito nakalagay na 50 plus. Ay, 5C ba to? O 50 plus. Ayan, hindi ko alam kung ano yan, guys. Ayan, pakicomment na lang, baka alam nyo kung ano yung 50 plus na yan o yung 5C na yan. At dito nakalagay Y4Nik. Ayan, pwedeng-pwede itong pangalan sa YouTube. Ayan, tapos pangalan sa sapatos, pwedeng-pwede yan. Ang shape ng ating top tube, patriangle. Patriangle to. Ayan. At smooth welding nga pala tayo, guys, oh. O, ang kinis, oh. Di ba, oh? Sarap imasin ito. Ayan. At dito sa down tube, may makikita tayong Atomic. Atomic na blue, tapos Atomic na lining lang. Ayan. Tapos may black dito. Sa ilalim, wala tayong makikita. Wala. Ayan, wala. Ang dilim. Ayan. At meron dito lalagyanan ng inumin. Ayan. Sarap niya kung lagay mo beer. Malamig na beer. Sarap. Kaya lang, wala tayong kasamang pulutan dito. O, di ba? At dito sa kanyang seat tube, ayun o. Makinis. Smooth weld. Smooth weld ang ating ang seat tube o. May lagay nakalagay na 29. So 29er yung ating bike na binabike check ngayon. At dito sa may bottom, maraming uod ng pagkaka-welding. Ayan, pila-pila sila oh. Ang dami. At dito tayo sa kanyang chainstay. Paano to? Pa-square or rectangle. Ayan. Na may nakalagay na produce. Tapos ano yung nakalagay? Ayan. This type damping device. Ayan, produce. Sexy yan. Sexy ng konti. Konti lang naman. Konti lang yung pagkaka-sexy niya. At dito, makikita mo guys, oh. Ayun. May ano rito, kanal. Ayan. At dito ngayon sa kanyang seat stay, meron tornilyuhan. May bridge. By the way guys, may bridge nga din pala yung chain stay natin. Tapos dito dumaan yung kable ng RD, oh, na merong Y4Nik. Ayan. At medyo sexy din yung ating seat stay. Ayan, medyo sexy din o. Oh. Di ba? At yun, meron siyang drop out na natatanggal. Ayan o. Oh. At dito tayo ngayon sa suspension port niya. Ayun. Ang suspension port niya guys, yung nakalimutan ko na dito. Crown. Alloy to, alloy. Tapos meron siyang manual lockout, close open. Ayan o. Oh. At meron tayong preload. Ayan, alam ko na yung preload na yan. Ayan o, oh, na-adjust yung lambot sa katigas ng spring natin. At meron tayo 100mm na travel ng stanchion. At ang ating arc ay bakal. Yung lower natin
bakal din. Tapos may sticker dito ng Atomic na kulay blue. Ayan oh, oh di ba? At syempre dito tayo ngayon sa kanyang hubs. Ang hubs niya guys, alloy. Ayan. At bilangin natin ang TASBO. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 32 holes ang kanyang TASBO. Ang alloy natin ay tingnan natin kung may tatak. Ayan, may tatak. Ayan, ang tatak niya is Solon. Ayan, Solon husak. Ang ating hubs na gawa sa alloy. Hindi ko makita guys kung seal bearing. May cover kasi na aluminum. Aluminum yung cover niya guys, hindi kagaya ng iba na rubber lang. Ito alloy ito. Na quick release nga pala yung ating hubs. Ayan o. Oh. Baka lang ating spokes. Tapos yung double wall alloy natin. Gawa din sa alloy. What? Na ang tatak. Ano to? Hindi ko mabasa guys. Kung ano tatak ng rim. Ayan o. Oh. Ano yan? Chuck, chuck, chuck. Basta yun na yun. Pa-comment na lang guys, hindi ko alam kung ano to. At ang gulong natin ay gawa ni Billy Goat. Si Billy na may alagang goat. Ayan o, oh, di ba o? Oh? Na ang sukat guys ay, ayan, nakikita nyo ba? 29 by 2.10. Ayun, medyo malaban na rin to guys. Ayan, fast rolling na daw yata to pag ganito ang ano, mga thread nya no. At dito tayo sa hubs nya guys. Ayun o, no? Solon husak pa rin ang ating hubs na gawa sa alloy na naka quick release. Ayan, bilangin natin yung TASBO. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. So 32 holes ang ating Solon alloy hubs na naka quick release. Ayan, oh, ang ingay dito sa tabi ng kalsada talaga natin guys, pasensya na ha. At ang ating rim ay double wall alloy na gawa ni, hindi ko din pala talaga alam to. Ayan, hindi ko mabasa. Hindi ko talaga mabasa. At ang gulong natin, ayun, Billy Goat. Si Billy na may alagang goat. Ayun, Jack Bike Special Rim. Ayun pala ang pangalan ng ano natin, rim natin na double wall alloy. Tapos ang size ng gulong natin ay 29 by 2.10. Chirinin. At ang ating hubs, ah sorry, cogs pala, cogs ay kaset na. Ayan, ang ganda nito guys. Na ang tatak, tingnan natin kung masisilip natin yung tatak. Ayan. Ayun, Sunshine SZ. Sunshine SZ ang ating cogs na bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ayan, 11 speed. Oy, laban to. Laban to sa bundok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 speed na 11 to 36 speed. Ayun, oh, laban na to. Laban to sa bundok. Ayan, oh, at ang RD natin ay gawa ni Senza na RX-11. Standard size ang kanyang pulley. Hindi yan standard electric pan ha. Ayan o. At hindi rin yan yun, nabubulo na tayo guys. At ang kanyang kadena, ang kadena niya ay wala akong mabasa. Bible. Oh, Bible? Ngayon lang ako nakapag-bike check ng kadena na Bible ha. Ayan, Bible daw yan, Bible. At ang kanyang FD, palagay ko sensa na rin to guys. Ayan, sensa rin yan na 3x3x. Ayan, 3x yan. At ang crankset niya, ayan, oh, tunog lata yung ano, tunog lata yung scooter. At ang kanyang crankset ay gawa ni Pro Wheel. Kung hindi ako nagkakamali, alloy na tong crank arm niya, 170mm yan. At ang chainring niya ay tatlo, gawa sa bakal yan. Na ang teeth ay 24, 34, 42 yan. At dito meron siyang ano ba tawag dito? Protector. Plastic yan, plastic. Kung gusto nyo tanggalin, matatanggal nyo yan. Ayan, square tapered nga pala yung crank natin. Ayan o. At dito tayo ngayon sa seat clamp. Ang seat clamp natin ay alloy na walang tatak. Ayan, lagyan natin tatak buhay nyan. Ayan, hindi ko alam kung saan yun. 27.2 to kung doon nagkakamali. Ayan, ang seat post natin ay gawa sa bakal. Ayan, bakal yan, bakal. Ito yung ano, saddle na ingat kayo dyan guys ha. Ingat sa paghigpit. Pag nasobrang kayo dyan, walo lost red yan. Kaya dapat unti-unti lang. Ingat-ingat din dyan ha. At dito sa upuan, ayun, may tatak na atomic. Medyo ano siya, jutay. Ayan o, medyo jutay ito.
Ayan, maiksi, maiksi. Atomic. Tapos merong mababaw na kanal. So dyan dadaan yung ihi mo. At medyo maliit lang din yung pisngi ng upuan niya. Maliit yung pisngi. Tingnan natin. Uy, matigas yung ano? Matigas yung foam. Mabagal lang siya bumalik. Pag pinipisil ko, hindi siya babalik kaagad. Ayan. At ang pedal niya, alloy. Alloy na malapad. Tapos ball bearing type. Ayan, oh. Oh, 'di ba? At dito tayo ngayon sa kanyang handlebar. Ang handlebar niya, guys, sinukat ko. Again, 620 yung haba ng ating handlebar na gawa yung sa alloy. Yan, nakita nyo naman, bare na bare, walang tatak. Ayan. At ang ating stem ay gawa pa rin sa alloy. Wala pa rin yung tatak. Ayan, oh. Sinukat ko to, 75mm yata to or 80. Ayan, medyo nalilito tayo sa pagsukat ng stem eh. Ayan. Tapos, mayroon siyang spacer. Ang spacer niya, isa lang. Ayan, isang malaki. Palagay ko ano to, guys. 40mm. Or 4cm. Ang haba niya. Tapos ito, meron tayo ditong dust cover. So pwede mo to ilagay sa pinakataas kung gusto mo ibaba dito. At dito tayo ngayon sa kanyang lever. Ayan. So ang lever niya, naka-hydraulics tayo. Ang nakagawa niya ay DIY Island. Ayan. DIY Island. Tapos sa kabila ganun din, DIY Island din. Ito hindi ko alam para saan to eh. Ayan. Ilang beses ko na nakikita yan. At syempre ang kanyang shifter, palagay ko sensa ang shifter niya, guys. Wala akong makita ng tatak eh. Ayan, oh, kahit magbalik-baliktad na ako dito, wala akong makita ko ng tatak ng shifter. At yung handle grip niya, guys, silicone. Parang silicone ng ano, ng mountain peak o aerobic. Ayan, oh. Nakikita niyo ba? Tapos ang kanyang bar and cover, plastic. Yan, so plastic. Yan, oh. Oh, di ba? Doon tayo sa ano, rotor sa caliper. Ayan. So kung nakikita nyo, guys, oh. Ayan, ayaw mag-focus ng camera natin. Ayan. Ang rotor niya ganun din, DIY Island din. Ay, caliper pala. Ang caliper niya ay DIY Island din. Tapos ang rotor niya, guys, 160mm. Eto, so walang tatak yan, tatakbuhin yan. Tapos mayroon syempre tayong bike stand. Ayan, so para hindi kayo kung saan saan ninyo tinatayo yung inyong bike, baka bumagsak pa yan kung saan saan nyo itatayo eh. At syempre doon sa kabila, ganun din, DIY Island na brake caliper. Ayan, no? May dumampang ano, ice scramble, no? Ice scramble, sarap. Ayan, at mayroon tayong 160mm na rotor. At ito yung kabila ng crank arm, guys, oh. Ayan, pro wheel. Alloy to alloy. Ah, guys, nakalimutan ko, maraming naka-design dito sa ano, bottom tube o down tube. Merong nakalagay disc brake. May nakalagay head tube flat welding. Merong nakalagay triple butted alloy. Ano ba ibig sabihin nun? Ayan, no? At cone strength head tube. Ayan, so hindi ko alam kung ano yung mga nakalagay dyan. Eh, yung ano lang na alam ko, disc brake. So ayan, guys, silyo panuli natin. Ang ganda nitong Atomic Y4Nic. So ayan, guys, so bike check tayo ng Atomic Y4Nic. Ayan, nagkaroon ako ng idea sa pagpapangalan sa YouTube natin. Ayan, guys. Guys, nagkakalaga nga pala to ng 17,000. Dito lang yan sa ayan, oh, Carbs Bike Bukawi. So ilalagay ko sa description yung kanilang Facebook link, contact number at Google Map sa gustong mag-avail netong Atomic Y4Nic na to. Ayan. So hanggang dyan, guys, na lang ating video. Huwag kalimutan pindutin ang like at mag-comment na rin kayo kung ano masasabi ninyo dito sa binay-check natin na Atomic Y4Nic. At huwag kalimutan pindutin ang subscribe button para ma-notify kayo sa mga susunod natin na bike check video. So marami pa sila ditong bike. Ayan, sa frame. Ayan, oh, di ba? So, hanggang dyan na lang, guys. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!